on February 13, 2017. A horrendous crime shattered the quiet town of Delphi, Indiana. Two girls were found dead in the woods. They are Abigail Williams, 13, and Libert German, 14. Ang murder ay isang di-autorisadong pagpatay ng isang tao na may layunin. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamalalang krimen sa legal na sistema sa buong mundo. Madalas na nauugnay sa malalaking parusa, kabilang ang pagkakakulong ng habang buhay o parusang kamatayan. Ang pagpatay ay kinukondena dahil sa hindi na maibabalik na katangian ito at ang malalim na epekto nito sa biktima, sa kanilang mga mahal sa buhay at sa lipunan. Mahalaga na maimbestigahan at mahatulan ng buong husay ang mga kaso ng pagpatay sa legal na sistema upang masiguro ang pagkamit ng katarungan at pangalagaan ng kayusan at kaligtasan sa komunidad. At ito nga nangyari sa dalawang magkaibigan. Na namasyal, isang umaga, nakita na lamang ang kanilang mga bangkay sa isang kahuyan. Walang lead na makuha mga pulis ng ilang taon at ang hinahawakan lamang nila ay isang video at audio recording ng isang tao na kinunan sa cellphone ng biktima. Yan ang ikikwento ko sa inyo. Noong February 14, 2017, natagpuan ang mga bangkay ni na Abigail Williams, 13 years old, at Liberty German, 14 years old, malapit sa Monon High Bridge Trail, bahagi ng Delphi Historic Trails, sa Delphi, Indiana. Ito ay matapos mawala ang mga batang babae ng dalawang araw. Ang krimen na ito ay tinutukan ng media, kabilang dito natagpuan ng video at audio recording ng isang tao na pinaniniwalaan ng mga pulis na siyang suspect. Bandang 1:35 ng hapon noong February 13, 2017, hinatid ng nakakatandang kapatid ni German na si Kelsey German ang magkaibigan sa County Road sa may Hoosier Heartland Highway. Naglalakad ang mga batang babae sa Monon High Bridge sa ibabaw ng Deer Creek sa gitna ng mga kahuyan sa liblib na Deer Creek Township. Bandang alas 2 ng hapon, nagpost si German ng litrato ni Abby Williams na naglalakad sa tulay. Pagkatapos nito, wala nang narinig sa kanila. Inuulat silang nawawala ng 5:30 ng hapon matapos hindi nila tagpuin ang ama ni German na susundo dapat sa kanila ng mga alas 3 ng hapon. Naghanap ang mga pamilya ng mga bata bago tumawag sila sa pulis. Sa simula, hindi agad pinaghihinala ng mga otoridad na may krimen sa kanilang pagkawala. Nagbago lamang ito ng matagpuan ng mga bangkay ng mga batang babae kinabukasan ng tanghali malapit sa Monon High Bridge. Natagpuan ng mga bangkay sa may hilaga ng Deer Creek. Hindi pa naglalabas ang mga pulis ng mga detalye kung paano pinatay ang mga batang babae. Simula pa noong February 15, 2017, nagpalabas ang Indiana State Police ng isang video ng isang tao na nakita sa Monon High Bridge Trail. Makikita dito ang isang malabo na video na tila nagpapakita ng isang lalaki, nakasombrero, mga kamay nasa bulsa, nakayuko, at naglalakad sa rilis ng tulay patungo sa mga babae. Dineklara ng mga pulis na siya ang pangunahing suspect. Noong February 22 naman, naglabas ang mga otoridad ng isang audio recording kung saan maririnig ang tinig ng suspect. Bagaman mahina, tila nagsasabi ito na bumaba sa burol o pababa sa burol o down the hill. Binanggit ng mga opisyal na ang pinagmula ng video at audio ay galing sa isang smartphone ni Libby German na itinuturi nilang isang bayani dahil sa pagkakaroon niya ng tapang na i-record ang mga pangyayari. Sinabi ng mga pulis na mayroon pa silang ibang mga ebidensya na nakuha sa smartphone pero ayaw nila magbigay ng detalye para huwag maapektuhan ang kaso. Naglabas ang mga pulis ng dalawang composite sketch ng suspect at tumakbo ng tatlong taon na walang nangyayari sa kaso. Ang hindi natin alam ay yung tatlong taon ang mga pulis ay walang tigil sa pag-iimbestiga at pag-follow up. Noong April 22, 2019, sinabi ng Indiana State Police na meron silang bagong direksyon sa kaso. Nakikiusap sila sa publiko na tingnan ang sketch, pakinggan ang audio, obserbahan kung paano maglakad ang lalaki sa video at magpadala ng kahit anong impormasyon sa kanilang email at phone number. Nakikiusap sila.
Sinabi ng mga imbestigador na malaking posibilidad na ang suspect ay nakatira lamang sa Delphi, Indiana. Finally, no October 26, 2022, isang suspect ang dinakip at iniharap sa hukuman. Sinabi ng Indiana State Police na sinampahan nila ng 2 counts of murder ang suspect. Nag-plead ng not guilty siya at dapat magsisimula ang paglilitis noong March 20, 2023. Pinagpaliban ito sa pakiusap ng abogado ng suspect. Naglabas ng kautusan si Judge Francis Gall na unti-unting buksan ang mga dokumento patungkol sa kaso. Dito ay unti-unti nating malalaman kung paano pinatay ang dalawang batang babae, paano nahuli ang suspect, at iba pang mga detalye na matagal na inilihim at itinago ng Indiana State Police sa publiko.